Hello. Magandang hapon sa sign ng Virgo. So this is a timeless reading at a general reading, pwedeng mag-resonate or hindi sa iba sa inyo. Ay nako, iba naman 'tong mic, microphone ko. Ulitin natin, take 2. Magandang hapon, yan sa sign ng Virgo. Ito po ay timeless reading, general reading, pwedeng mag-resonate or hindi sa iba sa inyo. So, tanongin natin si Universe, andali naman lumabas. Sandali, ulitin natin. Tanong natin si Universe para sa inyong mga hopes and dreams, ano po ba ang message niya sa inyo? Dahil nakakita yung unang lumabas na card is Ace of Cups. So, parang Ace of Cups. Hindi. Ang nakita ko ay Queen of Swords. So, parang ito'y may kinalaman sa sandali ha. Nurturing person. Baka kayo or merong person na involved sa inyo na very nurturing, maaring ang nanay nyo. So nakita ko rin dito yung healing, maaring dito ay nagkaroon ng healing ang mga puso ninyo. Baka may mga alitan. Kasi yung unang card na lumapag, Queen of Swords. So, ibig sabihin nito ay maaring nagkaroon ng feud ba yun? Kumbaga sana hindi pagkakaunawaan sa mga tao na kapalibot, let's say sa iyong magulang, mga kapatid, family. So, dito nagkaroon ng healing. Oo, nakikita ko. Nagkaroon ng healing at saka patawaran. So, maganda naman. Nakikita rin na merong you are guided. Some of you or lahat naman kayo guided. Guided kayo. Blessed kayo. Yan. So, tingnan natin ha. So, meron tayo dito tinatawag na Nine of Cups. So, maaring yan. So, ang iba po sa inyo ay merong tinatawag na fulfillment. Ito may kinalaman sa emosyon. O maaring nga yung kaninang unang lumabas na card na Queen of Swords. Oo, it's about healing eh. It's about anong nakita ko doon. Oo, yung pagiging honest. Oo, yan. Kumbaga sana yung naging open, nagkaroon ng openness, towards other. Para nakikita ko dito yung nanay, maaring ito yung nanay ninyo or kapatid na matanda sa inyo, nagkaroon kayo ng dispute ba ang tawag doon, kaunting away, di pagkakaunawaan. So dito nagkaroon, yung bagang kapatawaran, healing. Oo. So kaya dito merong tinatawag na fulfillment. Oo. The Nine of Cups. It says something to do about your emotions. So tama. So it's about yung bagang love. Oo. So nagkaroon ng healing, kapatawaran. Yan. So dito nakikita rin yung mga wishes ninyo na nagkakatotoo sa iba sa inyo. Yan. Yung inyong mga dreams o nagkakaroon ng realization para sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng fulfillment. Yan. Kung ano man po ito, maaring ito'y may kinalaman sa inyong kabuhayan, sa inyong destiny, kapalaran. Oo. So dito nakikita yung success and triumphant. So meron naman tayo dito tinatawag ng The High Priestess. Yan.
So ito namang the high priestess na ito, yaan, yung inyong, ano ka tawag doon? The high priestess. Yung inyong pagtitiwala doon sa inyong, kung ano itong, itong nasa pag-iisip ninyo. Yaan. Kung tawagin niyong inyong intuisyon. Yaan. Kung ano itong mga nabivisualize nyo na alam nyo na ito ay pwedeng mauwi sa tagumpay. Yaan. Itong inyong mga nakikita sa inyong vision. Yaan. Oo. Ay malinaw na sagot para sa inyong ano, tagumpay sa buhay. Yan, maaaring ang inyong destiny mabago. Yan, maaaring ang iba sa inyo eh may mga pinapangarap na pagbabago sa inyong buhay. Oo. Sapagkat ang the high priestess, oo. Meron din ditong nakikita ako na secret. Maaring itong secret na ito hindi pa nyo inilalabas. Oo. Kumbaga, maaring ito'y secret nyo o may merong secret na hindi nyo alam na hindi pa naiilabas. Yan. So meron tayo dito tinatawag na the tower. So itong the tower na ito, oo. Ay yan ay mga unwanted, hindi inaasahang pagbabago yan sa iba sa inyo. Yan, okay? So maaaring yung mga pinapangarap ninyong pagbabago sa inyong buhay, pagbabago sa inyong kapalaran, pagbabago doon sa mga wishes na gusto ninyo mangyari ay hindi pa nagaganap. Yan. Kung baga ay hindi pa ito time na mangyari para sa iba sa inyo. Yan. Oo. So, yun. So, maaring ito rin ay merong kinalaman sa relationship kasi meron dito tayong tinatawag na emotion. Okay? Relationship, family, emotion. So, maaring ito, merong iba sa inyo na ang relationship ay napunta sa pagdi-divorce o annulment o kaya legal separation, yan. So, dito nagkaroon din naman ng tinatawag na pagkalugi. Baka may mga negosyo kayo na nalugi. Kasi dito nakikita yung emotion ninyo dito sa the tower, okay? Dito sa the tower, nakikita yung inyong emotion, yan. So, tingnan natin, ha? So, dito, meron tayong tinatawag na the death. Okay? So, itong the death na ito, ibig sabihin nito ay, kumbaga sa ano ay pagbabago. Yan. Maaaring ang iba sa inyo, maaaring ang iba sa inyo ay magkaroon ng malaking pagbabago dahil nga dito sa the tower, di ba? Meron ditong mga kumbaga sa ano'y mga hindi hinaasahan sa inyong buhay na nangyayari, okay? Na ito ay, kumbaga sa ano'y mga unseen problems, unwanted changes, oo, na dito sa the death, nagkaroon ng kasagutan, nagkaroon dito ng pagbabago, yaan. Oo, kumbaga sa ano'y biglang nagkaroon ng katapusan maaring ito a feud, family feud, maaring dahil kasi may, sa unang card natin may emotion eh. Oo, tsaka doon sa unang 'di ba may pumatak na card yung Queen of Swords yan. So it's more on emotion ang nakikita ko dito. So maaring nagkaroon ng feud. So ito, kumbaga sa ano sa death, nagkaroon ng endings, yan. Nagkaroon ng magandang usapan, yan. Kumbaga sa ano'y nagkaroon na ng kapatawaran, yan o. Kaya dito merong the high priestess, yan. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng, kumbaga sa ano'y yung grasya, yung grace
ng ang yung grace ng Diyos pumasok sa inyong buhay. So nagkaroon dito ng kumbaga sa ano'y pagpapatawad yan, kumbaga sa ano'y acceptance, nakikita din dito yung humility yan. So maaring ang iba rin sa inyo ay umaalis na doon sa karalitaan ng buhay. Maaring ang iba naman sa inyo ay natagpuan na yung magandang path na patutunguhan ng kanilang buhay. Maaring iba sa inyo nabigyan ng pag-asa na makapagtrabaho sa abroad. Oo, maaaring ang iba sa inyo nakapasa sa examination, tapos nakatanggap kayo ng news. Oo, kung kaya kayo ay dito nakikita yung fulfillment, yung contentment. Oo, kumbaga sa ano'y yaan. Oo, kumbaga sa ano'y papalaot na kayo sa inyong bagong buhay. Yan. So dito nakikita na kayo na may blessed ni universe. Yan. Very blessed kayo. So kung ano man itong mga recent past na nangyari sa inyo, nagkaroon din ng katapusan. So dito nakikita yung security sa iba sa inyo. Okay? Sa King of Pentacles. Yan. Maaring sa inyo, yung iba sa inyo, dahil nga nabigyan ng chance na mabago ang kanilang buhay. So dito, nagkaroon ng improvement sa kanilang pamimera, sa kanilang kabuhayan. Nagkaroon ng, kumbaga sa ano, ito ay pang lifetime na security, pang lifetime na ano ito, abundance yan. So dito nakikita, yung naging result sa iba sa inyo, naging result o magiging result ng magandang kapalaran. Oo, dahil ito ay nakikita yung inyong kabuhayan. Oo, yan. Sa kabuhayan, sa iba sa inyo. So, dito naman nakikita yung Two of Swords. Yan. Maaring ang iba sa inyo, yan. Ito is again about your emotions sa iba sa inyo. Okay, about your thoughts. Yan. About communications. So, maaring dito sa iba sa inyo, kayo ay nananalangin, na mapagbigyan kung ano man itong inyong ipinapanalangin. Okay? Kung ano itong inyong ipinagdarasal. Oo. Kung kaya't ang iba naman sa inyo ay napagbigyan na sagot. Oo. Maaring dito sa pagdarasal na ito, maaring ito'y present moment na ito naman, maaaring itong dasal nyo, present moment, tapos ito ang mangyayari sa inyo in the future, ang mapagbigyan ng inyong dasal. O di po ba? Yan. So dito naman, yung iba sa inyo nakikita yung pagiging, yung page of wands, okay? Yung pagiging enthusiastic ba yun? Yung enthusiasm ninyo para sa inyong kinabukasan. Yan. Page of Wands. Oo. So nakikita dito na ang iba sa inyo ay may mga bagong project na darating or trabaho or kung ano man po ito. Yan. O kaya ito yung mga creative ideas ninyo na dito sa inyong kaisipan, oo, na ito ay magdadala sa inyo sa tagumpay. Yan. Oo. Magdadala sa inyong stability. Oo, yan ang inyong buhay. O di po ba? O so dito nakikita rin yung King of Wands. Yan. So yung King of Wands is about nakikita dito yung iba sa inyo, yung pagiging powerful leader ninyo. Yan. Yung inyong charm na kumbaga sa ano ay na-attract yung mga tao sa inyo. Yan. Dahil nga ay ito ay nakikita ko sa kabuhayan. Maaaring ang iba sa inyo ay magagaling magsalita, no? Sa communication. So dito nakikita rin yung kumbaga sa ano ay itong itinatayo ninyo. Yan, sandali ha. Kung ano man itong itinatayo ninyong pundasyon or yung kabuhayan na inyong itinitindig, kumbaga sa ano yung structure ay inyong itinitindig, ay magkakaroon ng abundance, magkakaroon ng magandang resulta sa kabuhayan, pamimera, at saka sa inyong
ano tawag dito, sa inyong family, yaan, o kasama ang family. So ito'y magdudulot sa inyo ng magandang kapalaran. Oo. Yaan. So dito, tingnan natin ha, kung kaya't dito ang iba sa inyo sa Seven of Pentacles. Ay, sorry. O yan, o kita ninyo. Dito, yung inyong napakagandang pagdedesisyon. Oo. Tsaka yung pagpaplano ninyo para sa inyong kinabukasan dahil ito'y may kinalaman sa inyong kabuhayan. Tingnan ninyo. Oh. Kayo'y matyaga dito. Kayo ay persistent. Yung inyong determination, yung inyong loyalty sa, dito sa inyong kabuhayan na ito. Oo. So ito ay, teka muna ha, may element ito na earth. Oh. So dito nakikita yung determination nyo. Yung kung paano ninyo pinagtatrabahuhang maigi. Yaan. Para lang sa kaunlaran ng inyong kabuhayan. Yan nakikita po. Yan. So dito, kaya nga dito nakikita some of you, dito ito'y magaganap or nagaganap o magaganap in the future yung kaunlaran ng inyong buhay. Yung kaunlarang natatamasahin, yan, na napakaganda dahil ito'y napaka laking abundance. Yan.